kasama, nagkakabit po kami ng vertical tail. So ayun po, nakikita na yan, kinakabitan. So sama ng tatanong kung bakit may ganyan. So yan po guys, is parang warning lang po guys na dapat yung isang truck is huwag pong tumaas ng 4.27 meters. Kasi guys, kung tataas pa pa po ng 4.27 meters guys, sa mga intentions po guys, so pwede ka pong sumapit doon. So yan po guys yung dumaan, ayan. It's a truck na yan, so ayan. So ayan po guys yung tanking na yan. So ayan. So ibig sabihin ko, dito ka pala, kung tatama ka na po dyan, so bawal ka na po yan lumapas guys. Hindi ka na po pwede-chain dahil baka pwede ka po tumama sa tulay, so mag-cause ka pa po ng aksidente. So delikado po sa mga motorista din po na bumabiyahe. So, tayo din po guys, syempre mag-iingat din po tayo kung nawag po tayo maka-aksidente ng ibang motorista din po guys. Ayun po guys. Kaya kinakabit po yan guys, yung vertical terrace na 4.27 meters po guys, ang inaalo. Guys, pwede po dumaan dito sa equipment to kasi nga, mag-focus po siya ng accident kung matatama po yung mga load nyo, yung over height na po ng load ng truck nyo. Tatama na po yan guys, doon sa mga intentions natin madadaanan nyo. Ayun lang po guys, ayun po yung kalaman na konting binigay na tunog po sa inyo kung bakit may mga ganyang vertical clearance sa mga driver ng truck. At sana nakatulong po sa inyo kung bakit may mga ganyan po guys. Ayun sabihin po na huwag ka pong lumampas ng 4.7 meters dahil po kadalasan po na tunay madadaanan mo, gano'n lang po yung sukat. So kung lalampas ka po dyan, dito pa lang, so hindi ka na po makakadaan, sisitay ka na. Huwag ka na pong dumiritso doon kasi baka sasabit ka po doon at mas malaki pa po yung damage kung nangyari. At siyempre, baka malaki pa aksidente ang nadalhin niyo po doon kung kayo po mismo yung truck niyo po ay sasabit po yun. So yun po guys. Ayan po yung dalawang kaibigan. So ayun. Kung may kapakita ko sa inyo kung paano pa po nalawin pong